welcome po ulit sa ating channel. So ngayon mga bay, tuturo ko po sa inyo kung paano po tayo magpalit ng ating kingpin. Makikita nyo po ito. Ito po. Ito po yung ating kingpin po. Babaklasin po natin. Ituturo ko po sa inyo step by step at ang mga procedure po kung paano po natin ito babaklasin at papalitan. So ang ating unang gagawin po, makikita po natin yung spindle natin at saka yung ating backplate. Dito po nakakabit ang ating wheel cylinder at ang ating brake shoe. Makikita po natin itong apat na 17mm na tornilyo. Ito po yung una nating babaklasin. Yung mga bay, tinatanggal na po natin yung apat na tornilyo na nakakabit sa ating backplate. Yan po. Talanggalin lang po natin yan. Okay mga bay, tanggal na po yung ating backplate. So, iangat lang po natin ito sa taas. Ayan po. Ito na natin babaklasin yung lock po nating pin. Yung 14 po. Tanggalin lang po natin ito. Okay, tanggal na po. Pagkatapos mga bay, may ituturo po akong sikreto sa inyo. Ito pong dulo ng tornilyo niyan, kailangan po natin putulin yan. Huwag po natin yan sundutin agad. Gawa ng pag dito titirahin po natin ang palo agad yan, bubuko yan, mahihirapan na po tayo baklasin yung ating pinlock. So, puputulin po natin to. Yun, isa po yun sa mga sekreto po kung paano magbaklas ng ating lock. Okay mga bay, natanggal na po natin yung dulo. Tsaka po natin ngayon, susunditin yung lock. Makikita nyo po sa likod, ito po yung dugtong doon sa pinutol natin. So, susunditin lang po natin, matigas po ito. Kailangan po na malakas-lakas na palo. Ngayon, sundutin natin. Okay po, tinatanggal na po natin yung lock. Mano-mano po itong ginagawa natin mga bay, gawa ng wala tayong special tools. Hindi po tulad sa iba na may mga special tools sila, eh madali lang po nila baklasin. Paluin po natin ang maso to, gawa ng matigas po to. Ay po, lumubog na. Piraso. Kung alam po kayo ng mga bakal na pwede po natin isundot dito mga bay, nasasakto po dito sa butas. Makikita niyo po, lumubog na po kapiraso. So kahit itong sakit na lang po ano ko, para dumiretso po siya. Natanggal na natin yung ating spindle mga bay. Natanggal na natin yung ating kingpin. So, napaklas na rin na po natin yung bearing niya. Durog na po. Ang susunod natin gagawin mga bay, tatanggalin po natin itong bushing dito na nakakabit. Dalawa po to, ang isa na sa baba. Kailangan po natin ng pangtanggal nito. So, ma-improvise po kaming ginawang pangtanggal. Ito po, sakto po ito dito na pambaklas natin sa ating bushing. Thank you.
Tayo kasi. Ata matalas ka mo. Baso. Tanggal lang po katabay. Ayan. Ayan po. Tanggal lang po ito yung luma nating busing. Baklasin na rin po natin itong isa dito sa baba. Yung busing? Ito naman po sa kabila babaklasin natin. Mamaya mga bay, tuturo ko rin po sa inyo kung paano po magkabit ng ating kingpin. Pati po itong busing, lahat po. Isa-isahin ko po yan ituturo. Kailangan po gitnang gitna po talaga siya para hindi magkatapang yung housing natin. Okay. Tanggal na po yung busing natin na isa. So papalitan po natin sa kingpin natin mabay ito pong pin na to, itong bearing tsaka yung busing. Pabili po natin to sa mayari. Isang seat po ito pag binili. Pag nag backlash po tayo nito, palitan na rin po natin yung kabilagawa ng hindi, to, hindi man po tayo makabili ng isang piraso. So papalitan na po natin lahat left and right. So linisin lang po natin ng ayos mga bay. Tanggalin lang po natin yung mga dumi at saka lilihain po natin ng ayos dito na matanggal po yung mga gaspang bago po natin ikabit yung ating bagong busing. Okay mga bay, nililinis na po natin yung ating spindle. Ibabalik na po natin yung ating busing. Po, nilalagyan po natin siyang grasa para maganda po yung pagkapasok niya. May ginawa po kami yung pangkabit. Sarili po namin gawa to. Kinumbert lang po namin. Kailangan itong butas na to tapat po dito sa may butas, dito sa may fittings po, para pag naglagay po tayo ng grasa, sakto po makakapasok po siya sa loob. Dahan-dahanin lang po natin hanggang makuha po natin na saktong-sakto na siya sa butas. Huwag po nating pipilitin pag matigas, baka nang madadamage po yung ating busing. Ito po ang ginagawa natin mga bay, mano-mano po to, baka nang wala tayong special tools na backbrace. Ito po, hindi natin pumapasok. Kailangan tatsahin po natin itong butas to. Natatapak po siya dito sa butas ng ating spindle. Po yun, pinapasok na po. Kailangan po, tatsahin po natin, nasakto lang po siya dito. Hindi po siya sumubra sa ilalim, gawa ng sasabit po. Maglalagay po tayo ng spacer dito para hindi po siya maganit. Ayan po, tatsahin na po natin. Kunti pa. Hindi pa, Gold. Isa, iba. Sarap. Oh. Okay. So, okay na po. Naikabit na po natin yung isang busing. So, yung naman sa baba na po naman ang ikakabit natin. Bago, tingnan naman po tas. Kung tumapat ba? Ayun po. Oh, makita nyo po. Tapat na tapat yung butas. Ganun lang po ulit mga bay. Dandaanin lang po natin. Hanggang magsakto po siya. Okay mga bay, babalik na po natin yung ating spindle ngayon. Kakabit na po natin yung ating kingpin. Ito po, may bago tayong kingpin, bago na po yung bearing, bago na po lahat yung isang seat po yan. Ito po. So, papakita ko po sa inyo ngayon kung paano po natin ito ikakabit. Ito po, ito po yung I-beam natin. Lalagyan na po natin ito ng grasa para hindi po mahirap ipasok yung ating kingpin. So, dito po yung ating spindle. Naikabit na po natin yung bago nating busing. So, papatong lang po natin ito. Then after po, okay, pasok lang po natin yung kingpin. Tapos, ito pong spacer natin mga bay, dapat nandito po to sa taas. At itong bearing po natin, dito po natin ikabit yan sa baba. Dito po, ikabit po tayo ng spacer. Then, bago natin ipasok yung bearing, kailangan sakto po yung pasok natin. Talagang yung sakto-sakto lang po talaga siya makapasok para wala po siyang kalog. Kahit ilabas lang po natin, kabit po natin yung ating spacer. Mga limang piraso po kita kabit natin.
mga bay, nakapit natin yung spacer, so isusukat natin yung bearing natin kung sakto lang ba siya, na sakto lang ba yung clearance. Ipipin na po natin ang martilyo. So makikita natin mga bay, kung sakto po yung clearance niya, so itutuloy na natin yung bearing natin. Lalayan lang po natin ang pump para hindi po madamit yung ating bearing. Kaloguin lang po natin mga bay. Titingnan po natin kung may play or wala. Ito po, wala na po tayong makitang play. Talagang maganda na po yung clearance niya. So pwede na natin idiretso itong ating kingpin. Kailangan po ma-estimate natin na yung butas ng ating bearing ay sakto po na makapasok ng ating kingpin para hindi po ito ma-damage. Diba, pwede na natin idiretso to. Nakita niyo po mga bay, sakto po yun. Saktong-sakto po, pasok po yung kingpin natin doon sa bearing. Nakagitna po siya. So pwede na natin siya i-diretso. Makikita nyo po itong lock natin mga bay. Mayroon po siyang uka. So dito po rin po sa butas ng ating I-beam, kailangan po, kasi yung kingpin natin mayroon din itong uka, kailangan mag-match siya doon sa ilalim. Kailangan po nating sipati na maigi na yung uka sa kingpin ay makikita natin doon para makapasok po itong ating lock. So mga bay, tapat na po yung uka doon sa kingpin, so pwede na po natin ipasok. Kailangan ring uka na to, itatapat rin po natin doon sa uka sa ilalim. So pwede na po natin siya ikabit. Yan po, makikita nyo po ang pwisto ng ating lock. Ganyan po ang pwisto ng ating lock. So pwede na natin siyang ipasok. Pag naitapat po natin siya ng ayos, napakalambot lang po ipasok ng ating lock. Pero pag hindi po naitapat to ng ayos, sigurado pong madadamage at magkakaproblema pa ulit. Kailangan po natin talaga ingatan sa lahat ng parte ng ating ikanabit, gawa nang hindi po tayo makakabili ng isang piraso. Pag na-damage po ito, kailangan po natin bumili ulit ng panibagong isang set ng kingpin. So pwede na po natin siya ipasok. Okay, naisagad na po natin yung ating lock. Dito po sa kabila, makikita natin yung dulo. Ilalagay naman natin yung lock nut para hindi po talaga makagalaw yung ating pin lock. So, ipitan lang po natin yung ating pin lock. So itong guma po natin mga bay, dito po yan nakakabit sa ating ibabaw. Dito po yan nakakabit sa ibabaw, gawa ng protection po to na hindi po mapasukan ng tubig at alikabok. So lagyan na po natin siya ng grasa. Then ikakabit po natin ito yung ating rubber. Itan lang po natin. After, makikita po natin itong bakal na ito na bilog mga bay, dito po natin ikakabit yan sa ilalim. Ganun rin po ang trabaho nito para hindi po mapasukan siya ng tubig at hindi rin po siya malikabukan. Lagyan rin natin siya ng grasa sa ilalim. So ikakabit na po natin mga bay, dito po sa ilalim natin. Ito na po yung huli natin ikakabit at tapos na po yung ating pagkakabit ng ating kingpin. So mga bay, tapos na po. Iti-check lang po natin. Gawa ng bago ko po ito kinalas, talagang napakalaki po ng plinya nito. Talagang grabe po yung kalog. Yung gulong po na nakakabit dito, na damage na po. Gawa ng tumatakbo siya, nagwiwigil o siya. So ngayon, iti-check po natin. Wala na po tayo makita kahit kapirasong kalog. So,
Ganun lang po ang pagkakabit mga bay. Sana po may natutunan kayo at may nakuha po kayong diskarte sa pagkabit ng ating kingpin.